Walang nagawa ang mga empleyadong ito nang puwersahang ipatupad ni Baltasar Caburnay, Special Sheriff ng Manila Regional Trial Court Branch 12, ang writ of possession sa Evercrest Golf Club Resort sa Nasugbu, Batangas. Ayon kay Caburnay, ito ang pangalawang beses na isuserve niya ang order para formal na itong ma-turn over sa bagong may-ari, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ani Caburnay, naging collateral ang golf club nang umutang ang may-ari ng Orient Commercial Bank sa BSP na aabot sa mahigit 1 bilyong piso. Ito, parang continuation ng implementation ng ito po siya. Nagaling sa... Support. Na-transfer po yung pangalan sa Bangko Sentral November 4. Alam po natin na kapag ang titulo, nakapangalan na kung kanino, yung po ang may-ari. Ganun po yun. Meaning nakapag-tip po kami. Pagkatapos po niyan, nagkaroon po ng writ of possession. Na-issue po yung writ of possession, pinareceive po dito December 1. Nung gusto po natin, sabi natin within 5 days, kukunin po ng Bangko Sentral. Nang pumunta po ng December 6, kayo po rin siguro ang nandito. Okay. At ang sabi po, para po huwag magkagulo, magkaroon ng assistance galing sa PNP. Gunit ayon kay Jose Christopher Belmonte, legal counsel ng mga empleyado, questionable ang order dahil wala itong lagda ng judge. Oh. Sheriff, inaamin mo na illegal yung writ. Kayo na mismo nagsasabing butas-butas. Ministerial duty lang ng mga... Hindi po ministerial yan, Sheriff. Yung pong notice to vacate nyo, patingin nga. Parang may kulang pa yung notice to vacate. Alam naman natin, Sheriff, daming butas eh. Una, Sheriff, sablay yung rate. Sablay lalo yung notice. Tapos, kung sablay, okay. Kayo, Central Bank, ipapagamit po kayo. Dagdag pa ni Belmonte, ngayon lamang nila naranasan na kahit hating gabi na, maaaring ipatupad ng Manila Sheriff ang writ of possession. Sino talaga nasa likod nito? Gagawin to ng Central Bank ng ganito? Sino talaga nasa likod nito? Hindi na yung magawa ng legal ng Central Bank? At wira naman ni Caburnay, kung illegal ang kanilang pag-takeover, isang pa na lamang ang reklamo sa korte. Mag-report na kayo sa Rosgado. Para naman kay Nasugbu Mayor Antonio Barcelon, tumayong mediator, legal ang lahat. Wala tayong magagawa, may court order, nadala dito, wala naman yung restraining order, whatsoever. Alangan naman kami ang pumigil, nakiusap din naman tayo. Both parties at no end. So, wala tayong magagawa. Para sa National Broadcasting Network, Dong Robles ang inyong tagapagbalita.